Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Hello. Hello. Hello, magandang gabi. Saan kayo? Magandang gabi rin. Dito ako sa ano? Sa Kinabalu. Saan? Saan po? Sa Kinabalu. Punta Kinabalu. Saan yung lugar? Saan po yun? Hindi ko alam. Sabah, Malaysia. Hindi siya Kabalu, ako ma'am. Sa Malaysia. Ma'am. So? matagal na po kayo dyan? Tagal-tagal na rin. Hindi pa kayo nakapagbakasyon. Nandito po sa Saudi. Sa Saudi. Oh, malayo. 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 Pareho lang po yan. Malayo at malapit. Nagkikita pa rin. Saan ka sa Pinas? Sandok nga tsaka isda. Nagkikita yan. Eh, no? Opo. Sa ano kami? Sa ano ba? Sa Maynila o province namin? Saan? Province po. Probinsya ba yung po ang tinatanong nyo? Yung probinsya po. Probinsya namin, ano, Capiz. Sa maraming aswang. Oh. Joke lang. Maraming aswang DJ, di ba? Amin danaw kayo. Pero, ano, hindi kami doon nakatira sa ano, sa Capiz. Kasi sa Cavite na kami nakatira. Hila kami. Wala pa noon. Tagal na. Ilang taon ka na? No. Tanda na po ako. 51 na ako. Pareho lang. Sa November 5, mag-51 na. 53 din ako. O, 54 na ako pa ngayong November 6. Ano po kayo, hiwalay? Hiwalay, tagal na. Ilang taon na po? 10. Eddie, wow. Eddie, oh. Wow daw. Mas matang. Ako, 17 years na akong hiwalay din. Hiwalay. Wow. Tagal-tagal. Ilan po yung ano nyo? Ilan po yung anak nyo? Apat. Subali. Ba, pareho tayo. Ay, di magiging walo na. Kaya lang, wala naman akong ano. Kasi bunso na lang yung ano ko. Yung nasa akin, bunso na lang. Walo daw yung anak ng sir, mami. Apat. O, oh, walo yun. Lahat. DJ, walo na lahat. Pagsamahin yun, walo na. Walo nga sa kanya, tapos sa'yo apat. Oh, edi dusina, isang dusina. Hiwalay rin. Bakit pa ako ulit? Hiwalay rin kayo? Ang asawa mo? Opo, 17 years na po. Ano, yung dalawang lalaki, dalawang babae ko, pero ano na, may asawa na yung dalawa, yung panganay ko may asawa. Ano na siya, mag 28 na sa February 14. Tapos yung ano ko, lalaki pa rin, 25 na siya sa November 30. Yun ang sundalo sa Nueva Ecija, yun ang binata. Tapos yung babae kong pangatlo, yun ang may asawa, yun ang nakatira sa bahay namin sa Cavite. Saka kasama niya yung bunso. Yun. Kayo po, yung mga anak nyo saan? Nasa inyo? Nasa ano? Nag-aaral pa niya? Nasa nanay niya? 22 pa lang yung panganay ko. Nauna ako nag-asawa sa inyo. 23 ako nag-asawa eh. Ang edad ko. Oh. 30 plus na ako nag-asawa. Kaya maano na yung mga anak ko, parang mga kapatid ko lang. Sir, lapit po kayo sa camera, sir, kasi blurred po kayo. Pag malayo ho kayo, didilim ho kayo, hindi po kayo masyadong nakikita. Kaya nga, makikita yung kagwapuhan nyo. Hindi naman. 10 years na ho kayong hiwalay, sir. Ilang taon na po kayo dyan sa Saba? Tagal na rin. 10 years daw, DJ. Ah, mga ilang taon po, sir? Kanina, sabi niya. 10 years daw siyang hiwalay, mami. 10 years na hiwalay. Oo, 10 years na rin ako dito. 10 years ka na rin dyan. Okay. Pero nakauwi naman. Ilang kayo nagbakasyon? Huli niyong nagbakasyon? Kailan sa Pinas?
2018. 2018, umuwi din ako ah. Kasi nag-debo yung anak mo. Tapos pagdibo, pagbalik ko dito ng May Ramadan, tamang-tama, buntis na pala yung anak ko. Hindi, wow. Parang mabali yung pakpak ko, parang nabalian ako ng pakpak kasi nga, yun na nga, yung pinagsisikapan mo, tapos wala, mag-asawa agad. Wala kang magagawa. Baling, hindi bali mag-asawa, basta patuloy yung pag-aaral. Mm-mm. Pero okay naman na sila kasi sila pa rin ang asawa niya. May apo na ako, 3 years old na, isa, lalaki. Yung nagpapalakas ng loob sa akin dito. Ilang taon na po kayong hiwalay, girl? Ilang taon na kayong hiwalay? Kamo? Single ma'am? 17 po. Aha. Tanong, sir. Tanong. Bakit sa tagal ng hiwalay, bakit hindi ka nag-asawa ulit? Ano po ako? May 7 years hiwalay talaga sa ano ko. Yung... sa kasal ko talaga, 17 years, hanggang ngayon, 17 years. Kaya alam po, 7 years akong nahiwalay sa kanya noon. Mali, ang punto ko noon ay, bali 5 years old. Ganyan. Yung ano na yan, yung tatlo na yan, yung sinasabi ko. Tapos, nag-asawa ako uli kasi nagja-junk shop ako sa Bulacan noon. Hindi pa ako nag-abroad. Tapos, noong time na yon may naligaw sa akin, police. Pero mas ano yon, mas bata sa akin. Ahead ako ng 10 years. Tapos nagsama kami ng 3 years, tapos nang yung junk shop namin nalugi, balak akong mag-abroad sa Qatar. Yun. Pero bago mag-abroad sa Qatar, nagkaroon kami ng anak na isa, sa totoo lang nagkaroon ako ng anak ng babae sa kanya. Pero, so, lima lahat? Bago ako umalis, hindi. Yun na nga yung pang-apat, yung sinasabi kong apat sila. Oh. Kasi ang ano talaga, tatlo doon sa una. Tapos, nung ano na, pinabinyagan na namin muna yung anak namin, na nang kalibin ko na nga yung pulis na yan. Tapos, 1 year pinabinyagan namin bago ako pumuntang Qatar. 2009. Tapos nung mga 3 years na ako doon sa 2013, umuwi ako. Wala na. Inang balita. Nung talaga, siguro kapag malayo ka, ng balita, pati nanay ko nagsasabi na, ay wag na nak, ganito, ganun. Kasi kahit mga kapatid ko, kasi sabi niya, huwag ka nang bumalik sa kanya. Kasi doon nga nakatira namin sa Bulacan yun, may bahay kami sa Bulacan. Eh doon, naiwan yung ano na yon, yung kinakasama ko. Pag uwi ko, wala na siya. Kasi yun, balita-balita. Pero hindi ako naniniwala kasi mabait yun eh. Kaya lang, talagang yung magulang ko, kasi yung ate ko, nagbakasyon 2013, nag-September. Sila, umuwi sila nung ano niya, yung asawa niya. Nakapag-asawa kasi ng US Navy doon, Amerika. Nagbakasyon sila. Eh ako, November naman ako uuwi noon. Hindi ako pwedeng September. Noong pag-uwi ko, hindi ko alam, dinala na pala ni nanay lahat-lahat at ng ate ko, yung anak ko lahat sa doon sa Capiz. Tapos may balak na silang i-transfer na doon na mag-aaral ng school, lahat doon na. Kasi maliit yung bata na yun, yung ano namin, 3 years old pa lang. Ayun. Hindi na kami pag-uwi ko ng November, umuwi ako sa Bulacan sa kapatid ko, sarado yung bahay namin. Sa kapatid ko na lang ako tumuloy, tapos umuwi na, dumiretso ako ng probinsya. Hindi ko na nakita yung ama ng anak ko. Pero nagsusuporta siya. Sura daw, sabi ni nanay, sinusuportahan niya daw yung bata. Hanggang December, nagsusuporta pa rin yun eh, pagting ko doon. Pero nung nalaman niya na pinalitan ko yung apelyido ng anak namin, na isinunod sa apelyido namin, na siya, parang nagtampo, kaya hindi na nagsuporta yun. Ngayon, 12 years old na yung bata, nasa Cavite. Pero swerte pa rin ako kasi na bata. Basta, ngayon ang buhay ko.
Ako lang kasi yung nagtaguyod sa... Ako lang kasi po yung nagtaguyod talaga sa tatlo kong anak. Tatlo kong anak. Calling. Talaga nagtaguyod. Calling. May tumatawag kayo, sir. May tumatawag kay kuya. No. Baka po. Ang kapatid ko. Sabi ko nga kanina, umakyat ako DJ, sabi ko. Sa kasama ko, kasi pinsan ko yung kasama ko. Sir? Akyat muna ako. Sir, sagutin niyo po muna, baka importante yung pinsan ninyo, bakat nanghingi na ng sustento ng mga anak niya. Baka nangailangan ko kasi ng ano, kawawa naman pinsan mo. Ano, babae po ba? Lalaki yan, kumusta lang man yan. Lalaki. Dapat po, sinabi niyo na nakaano kayo ngayon. Ako, sabi ko sa anak kong babae, sabi ko, Jen, panoorin na ako. Kasi sabi ko doon sa pinsan ko, akyat muna ako, sabi ko, ayan. Kasi ayun, ayun na DJ, sinagot niya. Gaya nga po ng sabi ko, once na may tumatawag, pag naputol, di ko na babalikan. Okay, pagpatuloy po ninyo ang pag-uusap, ha? Pagpatuloy po ninyo ang pag-uusap, maraming salamat. Bye-bye! One dance, sweetheart.